So hi guys, at magandang hapon to everyone. Welcome to our channel. So ngayon guys, i-update ko lang kayo tungkol dito sa ating project bike, the Honda CB1. Ito po siya, the CB1. And ito, pagka yung iba, na-impress sila sa itsura nito kasi kala nila maayos pa, maganda pa, no? Maganda raw, akala nila yung iba, parang brand new pa ata, ganun. Pero hindi niya alam kasi sa 1989 model motorcycle, no? Pero ngayon, kasi dahil lockdown na naman kami sa office, dahil dito sa ating iniiwasang Omicron, no? Eh ito, nagkakalikot tayo ng motor dito. Eh wala pa po tayong pampagawa nitong Honda CB1 kasi magkano rin magpalinis ng car. Babutin ako ng mga 2.5 dito, no? Para sa maintenance niya, wala pa tayong pera. So, ang ginawa natin, ito, nangalikot tayo. Pinaklas baklas natin. Mahilig po kasi tayong mangalikot ng motor, no? So, ito, na-discover ko, guys. Ayan. Teka, wait lang. Ito yung kanyang airbox. Napakaluma na, oh. Japan po. Set main harness. Ayan. So, ito yung airbox niya. Tapos, ito naman yung kanyang air filter. Na ang nakalagay dito nung isang araw ay Scotch Brite. Grabe. Gulat ako guys eh. Pagtingin ko dito, ang nakalagay sa air filter niya ay itong tatlong Scotch Brite pang filter. Sabi nga ng isang kilala ko mekaniko, hindi daw ito nakaka-filter. Tingnan natin sa araw. Mukha nga eh. May mga butas yun. May force. Dapat paper filter to. So, tinanggal ko, no? Eh, dito muna tong CB hindi natin gagamitin. Tapos, upon further in checking dito sa air filter niya, ayan. May mga butas po yan. Ayan, may butas dito. May butas din dito. Ayan. Kaya ang ginawa natin, nilagyan natin ng silicone sealant yan para walang dadaan na dumi or hangin dito. Tapos ang gagawin natin, pag may pera tayo, bibili tayo dito ng paper filter, lalagay ko dito, tsaka dito, dalawa. Kasi nag-canvas ako eh. Try natin mag-DIY ulit, no? Kasi kawawa ang carb nitong CB1 pagka nakahigop ng dumi. Kaya siguro ito kakarag-karag, no? Tapos guys, minintain ko naman yung review natin dito nakaraan, 8 out of 10. Ang makina 10 out of 10 at ang overall chassis niya, no? Yung overall bike is 8 out of 10 kasi solid naman siya in fairness, no? 32 years old motorcycle ito. 32 year old bike, okay pa rin. Yan lang guys, ngayon ko lang na-discover nung binuksan ko to. Mukhang hindi ko alam, no? Mukhang scrap bike po ata ito na ni-revive kasi kung mapapansin natin, maganda sa labas pero nung bubuksan natin siya, ayan, bago itong kanyang cup ng radiator. Pero basically, lumang-luma na po siya. Ayan. Kung makikita natin yung carb, madumi na, oh. Mukhang matagal hindi nilinisan kasi kung ito, na-maintain siya noong 2021, last year, kung napalinis ito, hindi ganyan ang itsura niya. Ayan, oh. Ang dumi niya. Namumuti nga to dito, eh. Ang dudumi, guys. Ayan, dito. Ayan, napakadumi. Kung nadaanan ng kamay ng isang mekaniko to at nilinisan, binaklas. Hindi ganyan kadumi yan. I-scrubin nila yan. Malinis dapat yan. Walang stains dito sa mga gilid-gilid, no? Ayan. Tapos makikita nyo naman yung mga wiring. Pula. Doon naman, blue. Eh, hindi daw to tamang electrical wiring tape ang ginamit, no? Dapat black yata yan. Or tulad nung gumawa nung nakaraan, nilagyan niya nitong ganyan. Yan daw yung maganda. Ayan. Ayan, ganda nga naman tignan, no? In fairness. Ganda ng gawa. Pero ito, tape-tape lang. Kaya, ayan, no? Tape. Pangit. Pangit tignan. Anyway, nung chinik ko to, talagang mukhang scrap bike. Ewan ko, hindi tayo expert sa pagmumotor, pero tingin ko scrap bike po ito, eh. Kasi, ayan, no? Kalawang siya, dumi. Tsaka yung shock niya to, mono shock. Sobrang kalawang doon guys, ayan o. Sobrang dumi. Ayan o, pangit niya na.
Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Magka tayo nagkaroon ng budget, paparepair ko po ito, rebuild tong monoshock niya. Dahil hindi na nagpe-play na maganda, lakas ng kalampag niyan. At saka ito, papagawa rin natin tong shock dito sa harap. Ayan. So basically guys, ito malupit na motor to kasi ang dami ko pang papaayos dito. Paayos ko yung preno to make sure okay to. Gumagana naman, malakas naman. Pero hindi ako kontento eh. Parang mahina siya. Ito talaga sobrang hina kahit nakadiin na ng tapak. Bumabawas ng speed pero malakas pa rin. I mean, mahina pa rin ang preno niya. Pero okay siya. Working naman. Papachiko din to. Tapos, so far, ewan ko. Sa akin, contento naman ako sa makina. Tahimik naman. Sa opinion ko. Pero, yung carb. Problem area to. Kasi namamatay siya lagi. Di ko alam kung marumi or hindi siya synchronized na, no? So, papaayos pa natin to. Wala tayong budget. So right now, ganyan na lang siya muna. Pag tinanggal ko yung mga dumi, tapos bibilang ko ng air filter element, lalagay natin dito. Tapos ang mangyayari niyan ay dito siya. Ganyan. Tapos na-discover pa nung binaklos ko siya, pang CD1 pa yung kanyang CDI. Ayan. Made in Japan naman daw. Pero pang CDI ng CB400, no? So, hindi daw siya match dito sa motor. Dapat kasi pang CB1 ang gagamitin. Pero tumatakbo naman. In fairness. So, yan ang project po natin later. Pag pinalad tayo, kaawa ni Lord, magkaroon tayo ng budget. Paparepair ko yung monoshock, front shocks, tapos rear brake, front brake. Ito, pinaka-importante. Linis carb. Para maayos ang takbo. Ano pa ba? Ito, pinapatuyo ko pa to guys. Tatlong araw to bago masabi nating sealed na yung silicon niya. Anyway, hindi ko rin natin magagamit to kasi at least wala pa tayong air filter element na ipapalaman dito. Hindi na natin babalik yung scratch brake. Pangit yun. Hindi tamang gamitin. So yan ang ating pinaggagawa rito. Yung ating project Honda CB1. Dahil hindi po tayo mabudget, no? Kinatsaga lang natin kalikutin siya. So, okay na bike guys ang bumili ng ganitong bike. Lalo na kung wala kang pambili ng mga yung latest motorcycle like mga Z1000 or yung mga CB650. Tapos, fan ka ng inline 4. Pwede na to guys. I mean, ako, kahit ako, I'm happy with this bike. Pabudgetan ko na lang. Dahan-dahan. Tapos, bigyan natin ng konting TLC para okay siya. Fairness, ha? Mukhang bago pa tong fuel pump niya. Tingin ko lang, ha? Mukhang bago. Yung fuel filter mukhang bago din, no? Tangke, kailangan palinis. Marumi na sa loob. Tapos ang electrical niya, ayan, ang gulo, guys. Chapsuy. Ayan, nako. Ewan ko ba? Anyway, kahit na kung ano pa to, we're happy we have this Honda CB1. Napakagandang motor. And I really love it despite sa mga shortcomings niya, no? Dahil kahit 32-year-old bike siya, malupit pa rin. So guys, that's it for our video this afternoon. Thank you for viewing our video. And I hope you enjoyed the video. And also, don't forget to subscribe to our channel. And put a like to sa mga videos na gusto nyo. And as usual, hindi pa tayo nag-i-edit pa rin ng video dahil hindi tayo marunong. E tingnan natin kung makapag-aral tayo mag-video edit. So that's it guys. Thank you for watching. This is Steve Ansel saying bye for now guys.